welcome back to my channel. This is me, Girly Laminero. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe at paklik na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ang topic natin for today, mga friend, ay kung paano magpabulaklak ng mga bugambilya. At magbibigay din ako ng mga tips kung paano tuloy-tuloy na mamulaklak ang inyong mga bugambilya. Ayan, umpisahan na natin sa mga needs ng mga bugambilya. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa bugambilya. Ito ay for experience lang po. Ang number one na kailangan ng bugambilya ay ang well-drained potting mix. Pag sinabi nating well-drained potting mix, ang example nito ay ang river sand or rice hull. Ayaw ng bugambilya ang babad sa tubig. Ayaw ng bugambilya yung malagkit na lupa kasi hindi makagrow yung ugat niya, kaya unti-unti siyang namamatay. Hindi makadalo yung mga tubig na idinidilig natin, nai-stack lang siya doon. Kaya nabubulok ang ugat ng bugambilya. Magdilig tayo at least every day kung mainit ang panahon. Kung well-drain yung potting mix natin, pwede tayo magdilig every day. At kung panahon naman ng tag-ulan, syempre hindi tayo magdidilig habang basa pa yung lupa. At ang pangatlo na kailangan ng bugambilya ay trimming or cutting. Sa paraang pag-trim o kaya pag-cutting ng mga sanga nito, papanatili natin yung ganda ng hugis ng bugambilya. Hindi humahaba yung mga sanga nila. Nagti-trigger din ito na palabasin yung bulaklak ng bugambilya. Ang ibig sabihin ng trimming ay yung mga talbos lang ang ikakat. At ang cutting naman ay ikakat mo yung mahabang sanga ng bugambilya para mapanatili mo yung ganda at ayos ng bugambilya. Kadalasan ang ginagamitan ng trimming ay yung mga maliliit pa lang na bugambilya para dumami yung mga sanga. At ang number 4 na kailangan ng bugambilya ay ang fertilizer. Napaka-importante ng fertilizer para sa halaman. Ang fertilizer kasi iyan ang pagkain ng mga halaman. Maraming klase ng fertilizer, may commercial fertilizer, mga chemical fertilizer, at ang pinakamagandang gamitin ay ang organic fertilizer. Kasi ang organic fertilizer ay hindi mo nabibilin, nandyan lang sa mga paligid. Pwede mong gawin, bulukin mo lang yung mga balat ng mga prutas, gulay, yung mga dahon. Yan magiging organic fertilizer na yan pag nabulok. Kapag nag-trimming or nag-cutting ka ng bugambilya, yan ang perfect timing para mag-fertilize ka ng bugambilya. At dapat kapag naglalagay ka ng fertilizer, dapat sa hapon kasi masusunog yung ugat ng bugambilya kapag nag-fertilizer ka ng mainit. At kapag naglagay ka ng fertilizer, kailangan diligin mo ito para ma-absorb ng mga ugat yung fertilizer na inilagay mo. Napaka-importante ng fertilizer sa bugambilya kasi diyan kumukuha ng pagkain ang bugambilya para makapag-produce sila ng bulaklak. Maganda rin na pang-alternate sa fertilizer ang human urine. Pero hahaluan nyo ito ng tubig bago nyo ito idilig. Ito ay approved and tested ko na nakakapagpabulaklak. At ito ang panglima. Ito ang napaka-importante para sa mga bugambilya, ang sunlight. Kailangan ng bugambilya ang sunlight at least 4 to 8 hours a day. Bugambilya loves sunlight. Gustong-gusto nila ng sikat ng araw para sila ay mamulaklak. Ang tips nga pala para tuloy-tuloy na mamulaklak ang inyong mga bugambilya ay ang continuous na fertilizer. Pwedeng every week mag-fertilizer kayo, pero alternate lang. Kunwari ngayon, commercial fertilizer ang ilalagay nyo, tapos
other week yung organic fertilizer. At ang example ng commercial fertilizer na mairirekomenda ko na subok ko na talagang nagpapabulaklak ng bonggambilya ay ang Triple 14. Ayan, gusto ko munang magpasalamat sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa akin, na walang sawang nanonood ng mga video ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.